Pumayag na magpa-interview ang negosyanteng si Mario Pacul sa Marcos para linisin ang kanyang pangalan. Si Marcos Kamakailan ay inireklamo ng swindling sa Department of Justice ng tatlong individual na nagsasabing nahikayat sila na makipagsosyo dahil nagpakilala ang negosyante na pinsan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, ayon kay Marcos, natatakot siya sa kanyang kaligtasan dahil sa mga nakakabahalang pangyayari. Of course, mataas yung tension kasi unang-una, orchestrated yung kanilang ginawa. Nagkaroon ng revocation ng firearms ko dahil sa pag-manipula din nila. Nagbigay sila ng mga false reports sa firearms and explosive division. Tapos, hinaharas nila yung guard namin sa subdivision many times. And then, yung paglalagay nila ng tracking device sa mga sasakyan is talagang alarming yon. And ginamitan pa ng drones yung tinitirahan ko. Nangako si Marcos na personal siyang maghahain ng kanyang sagot sa mga aligasyon sa kanya sa DOJ. Ang mga nag-akusa sa kanya ay isang public relations operator, isang may-ari ng construction company at isang retired AFP general. Anila, natangayan sila ni Marcos ng higit 20 million pesos dahil hindi nito natupad ang mga naipangako. Ako po talaga ang biktima dito dahil talagang yung panggigipit, pang-iipit na ginawa nila ay talagang sobra-sobra po. Yung pinaasa ka na hindi ka naman pala talaga nila matutulungan at napakalaki yung expectations nila na ganun ang mangyayari. Yung binigay nilang pera, sila pa nagdala ng pera doon sa office ko. Tapos nakita nila yung potential ng business at kung tutuusin yung kanilang sinasabing in-scam ko, hindi po talaga pwedeng magkaroon ng scamming doon. Pakaraming technology na dinevelop namin na ready na for the implementations. Pag-amin nito na nagsisimula pa lamang maisakatuparan ng kanilang mga plano at ang gusto ng mga nagreklamo ay agad-agad makuha ang kanilang voluntary mong suporta. Hindi pa po kami nagkaroon ng launching ng aming mga produkto. And alam naman natin na AI development, yung software and hardware, talagang malaki pong investment yan. And we are in the process of course, mobilizing yung paglalatag ng aming mga proyekto dito. Ready na po kami. Kaya nga po, pinupus ko ng mapusto yung summit. Diyan po nag-umpisa lahat sa summit na yan. Nangako sila na tutulong sila. Nangako sila na meron silang capability. Bigay silang mga dokumento para makumbinsi nila ako na talagang accommodate sila. Doon po nagkaroon ng hindi magandang usapan nung gusto nilang talagang ibalik agad yung ibinigay nila na pera sa akin. Belta pa nito, ang mga nagreklamo din ang dapat nasisihin kung ano man ang sinapit ng kanilang mga usapan at plano. Sinimulan nang sirain ang kanyang pagkatao maging sa mga malalapit niyang kapwa negosyante. Paalala lang din ito na siya ang unang naghain ng reklamo. Umiikot na po sila na ipinagkakalat na scammer tayo, na manluloko tayo. Kaya doon po ako talaga nagpursige, nakasuhan na siya kasi sisirain niya ang credibility, ang reputasyon ko at kumpanya ko at sa mga international partners ko po, talagang masisira po. Kaya nag-file po ako ng demanda sa kanila na unjust fixation, tapos intriguing against honor, large-scale estafa, grave threat, and then qualified theft po. Ang aligasyon sa kanya na nagbigay siya ng fake precious stones sa titulo ng isang property na peki din daw ay sinagot din ni Marcos. Anya, ang halaga ng mga ito ay aabot ng hanggang 6 na bilyong piso. Ang mga precious stones ko na nasa kanya is extra large stones na hindi po kanais-nais yon na kanyang hawakan at ayaw na po niyang ibalik.
At ito po ay an auction piece, collector's item na turn over sa kanya dahil na nangako siya na kaya niya na i-monetize yun. At ganun din po naman ang ating property na napakataas na po ang valuation doon sa lugar na yon. And then nung nagkaroon kami ng usapan na kaya niyang gawing pera yon para nga mabuo namin yung summit na binubuo namin, sabi niya tutulong siya, nangako silang tumulong. And sabi ko parang maalanganin na yata. Ito na lang, kung kaya mo to gawin mo. Sabi niya, oh, kaya ko yan. Ang dami niyang mga text messages. Ukol naman sa bintang na ginagamit niya si Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagpapakilala na pinsan niya ang punong ehekutibo, ayon sa negosyante, sila ay nagmula sa Naguilian, La Union, kung saan nagmula ang pamilya ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Buting Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay doon po sila galing sa Naguilian, La Union. So, doon po nag-umpisa yung aming talagang angkan sa Naguilian, La Union. So, tunay po akong Marcos at hindi po ako nanggagamit ng pangalan ng ating mahal na presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. para po mang-scam. Dahil wala po akong masamang tinapay. Pagtitiyak ni Marcos na sa dakong huli, lalabas ang katotohanan at ito ay papanig sa kanya. John Escocio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisan.